Alamin natin ngayon ang kwento tungkol sa isa sa mga kagulat-gulat na balita na bumigla sa mundo ng showbiz ngayong 2020. Ito ang pag-iibigang Sarah at Arnold na ngayon lamang naibunyag sa publiko. Bago natin alamin ang kwento ng kanilang pag-iibigan at kung paano ito nagsimula, kilalanin muna natin sina Sarah Balabagan at Arnold Clavio at kung bakit naging pamilyar at sikat ang pangalan nila sa publiko. Si Sarah Balabagan ay ipinanganak noong August 16, 1979. Lumaki siya sa isang mahirap na Muslim family sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Mayroon siyang 13 mga kapatid na babae at lalaki, ngunit 6 lamang ang nabuhay. Pumanaw ang kanyang ibang mga kapatid dahil sa sakit at dahil na rin sa kahirapan ng buhay, hindi na ipagamot ang mga ito. Nagsimulang magtrabaho si Sarah sa murang edad para masuportahan ang kanyang pag-aaral, ngunit umabot lamang ito ng grade 5 sa pag-aaral. Sa edad na 14, nagdesisyon si Sarah na lumipad abroad upang magtrabaho. Dahil sa tulong ng isang recruiter, ginawa siyang 28 years old sa papeles at doon ay nakakuha ito ng mapapasukan ni Sarah. Ngunit nalaman na lamang niya ang pagpapalit ng kanyang edad nang papalipad na ito patungong Dubai. Ang trabaho na ibinigay sa kanya ay maging kasambahay sa isang 67-year-old na biyudo at sa 4 nitong anak na lalaki. Noong Hulyo 19, 1994, pinatay ni Balabagan ang kanyang amo, si Almas Mohamed Al-Balushi, at sinaksak siya ng 34 na beses. Inakusahan niya na sinubukan siya nitong gahasain at kumikilo siya sa pagtatanggol sa sarili. Hunyo 26, 1995, nang pinasyahan ng isang korte na siya ay nagkasala sa kasong pagpatay sa tao pati na rin sa pagiging biktima ng panggagahasa. Siya ay sinentensyahan ng 7 taong pagkakabilanggo at inutusan na magbayad ng 150,000 dirham o $40,000 na blood money sa mga kamag-anak ni Al-Balushi, habang sa parehong oras ay iginawad ang 100,000 dirham o $27,000 bilang kabayaran para sa panggagahasa sa kanya. Gayunpaman, umapila ang prosekusyon na nananawagan ng parusang kamatayan. Noong September 6, 1995, ang isang Second Islamic Court ay walang napatunayang panggagahasa at nahatulan siya ng death by firing squad. Nagkaroon ng international outcry at defense campaign sa ilang mga bansa dahil ang kanyang kaso ay nakikita bilang sumisimbolo ng hindi magandang pagtrato sa mga domestic servants sa Arab states ng Persian Gulf, at may makailang buwan bago ang kaso ni Sarah ay nauna naman ang tila kaparehong kaso na ito kay Flor Contemplacion na isang Pinay domestic worker na pinarusahan ng bitay sa bansang Singapore. Ayon sa balita, pagkatapos lamang ng isang personal appeal of mercy ng Pangulo ng United Arab Emirates na si Sayed bin Sultan Al Nayan, na ang pamilya ni Al-Balushi ay pumayag na ibaba ang kanilang kahilingan ng execution kapalit ng blood money. Noong October 30, sa 3rd trial ni Sarah, ang kanyang hatol ay nabawasan sa pagkabilanggo ng 1 taon at 100 strokes ng baston, kasama ang pagbabayad ng blood money na galing sa isang Filipino businessman bilang donasyon. Siya ay nahataw ng 20 strokes sa loob ng 1 oras sa paglipas ng 5 araw mula January 30 hanggang February 5, 1996. Sinabi ni Philippine Ambassador Roy Senieres na ayon kay Balabagan, ang paghataw sa kanya ay kaya niyang tiisin. Bumalik naman siya sa Pilipinas noong August 1, 1996 sa pamamagitan ng isang hero's welcome. Ilang sandali lamang matapos ang kanyang paglaya, si Sarah ay sinimulan ang kanyang singing career at lumabas sa isang TV show kasama ang Spice Girls member na si Jerry Halliwell. Noong 1998, siya ay naging single parent matapos ang isang maikling relasyon. Noong Agosto 2003 naman, inihayag niya ang kanyang engagement kay Russell Vergara at sila ay nagkaroon ng 2 pang anak. Siya naman ay nagpasya na mag-convert mula sa Islam at maging Kristiyano matapos na ipakilala sa isang pastor. Naghiwalay naman sila ni Vergara noong 2010. Sa mga hindi naman nakakakilala kay Arnold Clavio, siya ay ipinanganak noong November 2, 1965 sa Tondo, Maynila. Kilala rin siya sa tawag na Igan
at isa siyang broadcast journalist sa radyo at telebisyon, TV host at newscaster sa GMA Network. Isang malaking kontrobersiya naman ang pinasasangkutan ngayon ni Egan nang basagin ni Sarah Balabagan ang kanyang katahimikan nang ito ay magsagawa ng isang Facebook Live. Dito inamin ni Sarah na ang tunay na ama ng kanyang panganay na anak ay walang iba kundi ang kilalang broadcast journalist na si Arnold Clavio. Kung inyong matatandaan, sa pagbabalik ni Sarah sa bansa matapos ang kanyang pinasangkutang murder trial sa UAE, bantay sarado siya ng mga reporters dahil sa naging interesado ang buong bansa sa kanyang naging kwento. Tila naging kaibigan siya ni Arnold Clavio ng mga panahong iyon at dinala siya sa maraming lugar at nakuha naman ang tiwala ng dalaga. Sa kanyang personal FB account, si Sarah na kamakailan lamang ay nagsilang ng isang taong gulang na bata ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsabi na humingi siya ng pahintulot mula sa kanyang asawa na si June Sereno para mag-live at nagpasalamat siya dito bilang isang blessing sa kanyang buhay. Pagkatapos ay ipiniliwanag niya na ang isang kaibigan ay nagbahagi sa kanya ng viral post kay Arnold bilang ama ng kanyang panganay. Alam niyang kailangan niyang magsalita para sa kapakanan ng kanyang mga anak at sinabing, "Paano pag wala na ako dito sa mundo? Baka maging multo pa ito sa mga anak ko." Nagpatuloy siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangalan na naiisip ng mga tao na nagkaroon ng relasyon sa kanya noong 1997, ngunit itinanggi niya na sila ang ama. Pagkatapos, sinabi niya, "Si Arnold Clavio, siya ang ama ng panganay ko." Ikinuwento niya na una silang nagkita noong August 1, 1996 nang bumaba si Arnold at ilang iba pang mga reporter upang makapanayam siya tungkol sa nangyaring pagpatay na kanyang nagawa noong siya ay isang domestic helper sa UAE. Magmula noon, nabuo ang kanilang pagkakaibigan at nagpapaalala ito kay Sarah na manahimik tungkol sa kanilang relasyon. Patuloy niyang inuulit sa video na walang dahilan para sa kanyang nagawa at inaasahan niyang may darating na oras na makahingi siya ng kapatawaran sa mga nasaktan niya. "Alam ko na nagkasala ako. Saludo po ako sa may bahay niya dahil nung malaman niya yung totoo, siya po ang nag-reach out sa akin sa messenger. Sarah, I forgave you." Humingi rin siya ng tawad sa lahat ng nasaktan niya. Ang kanyang ina, mga kapatid, mga anak, at maging ang asawa at mga anak ni Arnold. "Sa panganay kong anak, sorry din. Lumabas siya sa mundo na ganoon ang sitwasyon. Nagtapos ito sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng lakas na magpatawad at magpatuloy." Ang pag-amin ni Sarah Balabagan tungkol sa ama ng kanyang panganay na anak ang isa sa mga maituturing na pasabog sa mundo ng showbiz ngayong 2020. Matagal na pinag-usapan noon ang tunay na pagkataon ng kanyang panganay na anak at kung sino nga ba ang tunay nitong ama. Subalit ang naging tanong sa isipan ng bawat mamamayan, si Egan ba ay legal na mananagot sa mga pangyayari bukod sa isyong moral na isang 32 years old na nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon sa menor de edad na 17 years old? At mayroon ding tanong kung dapat ba o hindi na managot si Egan sa relasyon na ito dahil menor de edad pa rin si Sarah noong panahong iyon. Hanggang sa ngayon, panig pa lamang ni Sarah ang ating naririnig. May kasabihan nga tayo na there are two sides to a story. Marahil hindi pa handa ang kampo ni Mr. Arnold Clavio na pag-usapan ang tungkol dito, kaya hanggang ngayon ay tikom pa rin ang kanyang bibig. Sana ay dumating ang araw na marinig na rin ang kanyang panig upang maliwanagan ang publiko na sumubaybay sa istoryang ito. Mga